Ito yung layunin ng salita ng Diyos sa buhay natin. Panoorin po natin yung video. Sama po. Grabe po, nasunog na yung lugar pero yung Biblia nandun pa rin. Alam nyo mga kapatid, maraming communist country na hindi talaga pwede ang Bible. At yung mga Kristiyano sa mga ilang bansa po ay sabik na sabik sa salita ng Panginoon. Kaya alalahanin natin yung Word of God bago maiprenta, bago makarating sa atin. Kahit yung salin ng Pilipino o Tagalog na meron po tayo na Bible ay isang blessing na po yan na meron tayo. Kaya basahin po natin, meditate natin, kasi yung Word of God yan po ay maglalas hanggang sa wakas. Yan yung sabi na Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of God, our God, endures forever. The Bible indicates that the word of God is God-breathed. Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng scriptures, ng salita ng Diyos. Gawa ng kaaway kung bakit tinatamad ka na magbasa ng Bible araw-araw, tinatamad ka na mag-meditate at mag-memorize. Kasi yan ay God-breathed. Yan ay hininga ng Panginoon na nangungusap sa atin. Opo, hindi lang siya basta libro, hindi lang siya kinompile, kundi salita siya ng Diyos na nangungusap sa ating puso. Merong rima word. Kapag napapakinggan natin ang mga scriptures, ang Word of God, ang Bible, meron po yung natatanim sa puso natin. At habang naitanim yan sa ating puso, nagsasalita po yan. Yung rima word. Ang Diyos ang nangungusap sa atin once tayo ay nagme-meditate din ng Word of God. Malalaman po natin kung ano yung purpose ng buhay natin. Bakit tayo pinanganak? Ano yung layunin natin habang nabubuhay? Bakit kailangan mamatay ang tao? Mababasa po natin yan sa Bible. Diyon yung kahalagahan ng Bible sa buhay natin. We are born for God and we will live with God. Mabasahin niyo po yung cover to cover ng Bible from Genesis, in the beginning, kung paano po nilikha ang mundo, tao. At dun po sa Revelation, mababasa din natin yung pagwakas ng mundo. Kung ano ang mangyayari po sa ating mundo. Ibig sabihin ito, napakaraming lesson na makukuha po natin sa mundo, sa mangyayari sa hinaharap, sa mga prophecies. Kompleto yung Biblia. Malalaman din natin merong life after death. At ang gusto ng Diyos, doon tayo mapunta sa buhay na walang hanggan. Malalaman din natin sa Bible, impyerno, hindi po totoo na may purgatorio. Merong impyerno at langit. At ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Marami mang hindi naniniwala sa Biblia. Ito lang ay sinulat ng tao. Hindi ibig sabihin ito na hindi totoo ang salita ng Diyos. Kasi kung babasahin natin yung Matthew chapter 24, the gospel will win before the end times. Lalaganap ang ebanghelyo ni Kristo. At pag nangyari yun sa buong mundo, yun ang sign na magugunaw na o darating rin ang Panginoong Jesucristo. Para ano? Para ipakita na ang salita ng Diyos ay totoo at maaasahan. Kaya kapatid, kung hindi ka pa naniniwala sa oras na ito, sa salita ng Diyos, sa Biblia, this is the right moment na tayo po ay maniwala na sa salita ng Diyos. Dahil totoo po ang Word of God. God bless kapatid. If you agree, follow and subscribe for more content like this.